kahit nasa loob lang ng bahay. So sa katulad ko na merong tindahan sa bahay, magandang idea ito guys, lalo na sa mga mami dyan na may mga tindahan at may mga negosyo, pwede nyo itong dagdag pagkakitaan. So di ba dahil sa panahon ngayon, hindi tayo basta-basta nakakalabas at nakakatakot na lumabas dahil nga sa pandemic. So naisip ko guys na magdagdag ng pagkakitaan na maaaring gawin lang dito sa loob ng bahay. So napakadali lang siya guys, kasi ano, pagkain to, at alam naman natin na ang pagkain ang pinaka number one na pangailangan ng tao. So kahit pang online business mo rin siya, so kung mahilig ka sa mag-post sa Facebook, pwede mo siyang i-post doon at magpapa-order ka, pwedeng-pwede siya guys. So papakita ko sa inyo kung ano yung business na ginawa ko na nakatulong siya sa aking tindahan. Kasi katulad ngayon, ilang buwan na na-lockdown, so hindi ako nakalabas, hindi ako nakapamili, so yung tindahan ko halos wala ng laman. So naisip ko, since hindi ako makalabas ng basta-basta, kasi syempre nag-iingat din ako dahil mahirap na mahirap magkasakit, wala kang pambayad sa ospital. So ang ginawa ko guys, naggawa ako ng recipe na napakadali lang gawin, hindi ka na mahirapan dahil hindi ko na kailangan magluto. Paghahaluin lang natin lahat ng mga ingredients at magkakaroon na tayo ng isang masarap na dessert na pwede natin pang benta, pang business, pang dagdag income. So napakadali lang niya, napakasimple pero masarap at talagang mapakinabangan niyo na mapagkakitaan. So sa mga mami dyan, nakatulad ko na nasa bahay lang pwede natin gawin business. Kung itry nyo guys, talagang ako, nung ginawa ko siya, tapos pinost ko siya doon sa mga kagrupo ko na sa FB. Tapos nung makita nila, talagang nag-order sila lahat. So nung unang gawa ko pa lang, na-solve out na siya kaagad. So ito na guys, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung recipe na ginamit ko para makagawa ako ng isang masarap na dessert. Panoorin nyo po ang video hanggang sa matapos. Ito ang mga ingredients natin gagamitin sa aking chocolate mousse. So ito guys, gagamit ako ng Choco Mocho. Ayan. Ano siya, yung thick white chocolate yung flavor. Tapos cocoa powder. Tapos ito, condensed milk na chocolate na yung flavor niya. At Nestle cream. So hindi po ito sponsored. Pinapakita ko lang po yung brand para mas madaling sundan ng ating mga viewers. At kung gusto man nilang gumawa, ayan, may idea na kayo kung anong product yung inyong gagawin. Pero hindi yan sponsored guys, pang business ko to actually. Ituturo ko lang sa inyo kung paano makapagdagdag negosyo sa inyong mga tindahan. Katulad ko na mayroong tindahan sa bahay. So katulad ngayon sa panahon ngayon, 'di ba? Ano tayo, lockdown pa rin, hindi pa rin basta-basta nakakalabas. So kailangan talaga mayroong tayong dagdag income kahit nasa loob lang tayo ng bahay. Katulad ako, konti na lang yung tindahan ko. Make sure lang na malinis yung ating mga kamay. So, napakadali lang nitong gawin at meron ka ng dagdag negosyo. Extra income. Kailangan kasi madiskarte tayo ngayon sa panahon na to. Hindi tayo aasa lang sa paupo-upo. Kailangan doble kayod kasi simula nung na-lockdown, patong-patong yung bayaran. Dahil natigil din yung pagtitinda. Walang ibang pagkakitaan, lalo na yung iba dyan na na-stop sa trabaho. Dahil hindi makapagtrabaho dahil nga sa panahon ngayon. So kailangan mag-isip talaga tayo ng pwede nating pagkakitaan na alam naman natin na pwede lang gawin dito sa loob ng bahay.
Maging ma-discarded tayo. So, ayan na guys. Natapos ko na siyang paghiwalay. Ang gagawin naman natin, dudurugin natin. Lagyan lang natin sa plastic tapos pagpukin para mas madali siyang dudurugin. O kaya kung meron kayong roller, mas maganda. So, guys, ang gagamitin ng plastic, medyo manipis lang siya kaya dudurugin na lang natin. Pero pwede naman itong i-blender para siya dito. Medyo maliit lang kasi wala akong maganda sana kung malaki para sabay-sabay na natin na maidurog. Pero konti lang. Bali, hatiin ko lang siya. Ayan. So, ang gagawin natin dito, ayan, nakadoble yung plastic para hindi agad. So, ito yung ating rolling pin. Yan yung gamitin natin pang durog. Dahan-dahan lang natin siyang durogin kasi madali lang din naman siya. Ididiin lang natin, tapos madudurog na siya. Ngayon, kung wala po kayong rolling pin, pwede naman yung bote, yung malaking bote, yan yung gamitin yung pang durog dyan. So, napakadali lang talaga niyang gawin. Madali lang siyang durogin. Ayan, durog niya. Actually, hindi naman nabutas yung plastic. Ito naman itong sobra. Ito na yung ating cookies. Nadurog na siya, guys. So, guys, ito yung ating Nestle cream. Bali, ito guys, bago natin siya i-mix, i-hand mixer, kailangan naka-chill muna siya sa ref para mas madali na ito. Guys, ihahalo natin yung cream ng Choco Mocho dito sa ating Nestle cream. Yung mga chocolate guys, yung iba nilagay ko na sa ref, lalo na itong Ritters, natunaw siya, ayan, lagay ko muna sa freezer. Sa mainit na tubig. So, maglagay tayo ng hot water. Pero hindi natin siya ihalo doon sa Nestle cream na mainit. Palamigin muna natin siya.
So, yung chocolate powder pala guys, yun yung unahin yung tunawin kasi mainit na tubig yung ilalagay natin dyan, di ba? Hindi naman natin pwedeng ihalo yan doon sa cream na minix natin. Hindi naman pwedeng yung mainit ang ilagay. So, yan munang powder para by the time na nagwi-waste ka, nagbi-mix, malamig na siya. Ayan na guys, yung ating lagayan. Ayan, ilalagay na natin siya dito. Aayusin na natin. Yung mga chocolate guys, yung iba nilagay ko na sa ref, lalo na itong Ritters, natunaw siya. Ayan, lagay ko muna sa freezer. Cookies. Ngayon naman, lagyan natin ulit yung sobra natin mousse. Ayan. Lahat lagyan natin. Guys, nakagawa tayo ng 15 pieces sa ating isang latang nga. Condensed milk, isang Nestle cream at 8 pieces na Choco Mocho. So, 20 dapat yan eh. Kasi lang kulang na siya sa topping, sa cream. So, yan yung sobra. Yan yung sobra, pwede pa natin itabi yan at lalagyan natin ulit. Gagawa tayo ulit ng panibago. So, kung gusto nyo ng malaking negosyo, pwede yung i-double pa natin yung paggawa. I-double lang natin yung mga ingredients na ating ginagamit para mas maramihan siya. Ayan guys, ilagay lang natin sa freezer. Palamigin natin, patigasin natin, and then pwede na natin siyang ibinta. At itong sobra naman, nung natitira, itago lang natin dahil magagamit pa natin yan. So guys, yung nagagastos ko dito, isusulat ko na lang sa description box. So yan lang po guys ang ating video today. Sana may natutunan kayo sa aking negosyo tips. Sa simpleng negosyo tips. At kung bago pa lang kayo sa channel ko, please huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At pakiclick na rin ang notification button para ma-update kayo sa mga bagong videos ko. At kung willing naman kayo guys na kung gusto niyo i-share, okay din naman, mas maganda kung ma-share nyo. Maraming salamat po sa panonood at sa pagtangkilin. At shoutout nga po pala sa aking mga kaibigan, aking kapwa-youtuber na patuloy na sumusuporta sa akin. Alam niyo yun kung sino kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat talaga sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Maraming salamat guys. Sana magkita-kita tayo muli sa aking next video. Thank you for watching everyone. Bye-bye. God bless.